Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Sabi mo sa mga wala pa sa pananampalataya, may promise of salvation. Ang tanong ko sa iyo, dito naman sa mga mananampalataya na, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na yung mga mananampalataya na ay may promise of salvation din? May mababasa o wala? Meron. 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 John chapter 5. Verse 11 through 13, nakalagay dito, sabi rito, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig, mananampalataya ito na anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. So, buhay pa ito, nanampalataya, may okay, buhay na next walang question. Hanggan. Ulitin ko ang tanong. Sabi mo kanina, doon sa mga wala pa sa pananampalataya, may promise of salvation sila. Yes. Ang tanong ko sa inyo ngayon, sa mga mananampalataya na, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na yung mga mananampalataya may promise of salvation rin? Yes or no? Wala nang pangako sa mga mananampalataya na, kasi meron na siya. Wala nang pangako sa mga mananampalataya na, kasi meron na siya. Wala nang pangako sa mga mananampalataya na kasi meron na siya. Bakit pa siya papangakuan kung meron na siya? Ito nga binasa ko, Brother Fernando. 1 John 5:11, ulitin ko ha. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Next question. Okay. Next question. Gusto kong matiyak ngayon kasi nagkaroon kayo ng dalawang magkaibang sagot. Alin ba talaga ang sagot ninyo? Yung mananampalataya may promise of salvation o yung mananampalataya ay wala ng promise of salvation? Alin po sa dalawa ang final answer po ninyo? Ang mananampalataya wala ng promise of salvation kasi meron na siyang salvation. John chapter 6 verse 47. How I earnestly I tell you this, anyone who believes in me already has eternal life. John 6:47. Next question. Na eh. Okay. Okay. Time na. Oo. So, John. Tapos na, okay. Oo, 7 minutes time yan. So, John, natatapos ang first part ng ating debate, mga kapatid. At dako tayo sa rebuttal, pero bago yan, shoutout pala sa ating mga manonood dyan. Please share yung ating live streaming. At alam ko, marami dyan. Dito sa Russia TV, meron tayong 200 live viewers, mga kapatid. 200 plus. At alam ko, marami-rami din dyan sa ibang mga platform sa pag-aralan natin. Sa AS at sa iba pa. So, mga kapatid, again, ang pinag-uusapan nila ngayon sa mga bagong pasok dyan sa ating live, itong patungkol sa patutunayan ko na ang bunga ng kaligtasan ay pagsunod sa 10 utos, ang affirmative natin si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist under Advent Biblical Ministry ito at si Bishop Raimondo Erranes ng CCC. Ayan, so bigyan ko ng 10 minutes sa rebuttal si Fernando Camacho. Timer, your time start now. Okay, so salamat po ng marami ano. At napansin ko ho, mga kapatid, na masyadong mahina ang naging posisyon ng negative side ano. At kitang-kita natin na hindi po niya natutulan. Unang-una, yung pagpapatibay natin na ang 10 utos ay utos ni Kristo, hindi po niya yun giniba. Ano, in short, hindi niya kayang tibagin na ang Ten Commandments ay utos ni Kristo. Ano, sapagkat naniniwala tayo, matibay ang ating pananalig habang buhay ang ating Panginoong Jesucristo at umiiral.
hindi tayo aampat sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya nang sabihin niya, if you love me, keep my commandments. Ano? Kasama po diyang susundin natin yung kanyang utos na ipinagkaloob o itinitik sa dalawang tapyas na bato na ngayon ay nakatitik na sa ating mga puso. Ano? Yan ho ang atin pong mapapansin sa kanya pong presentasyon. Then, isa pang bagay, yung promise of salvation. Tinatanong natin, so napansin nyo, nagkaroon siya ng paiba-ibang sagot. No? Nung tanong natin na yung bang promise of salvation, may mababasa ba sa Biblia? Sabi niya nung una, meron. Ito'y para sa mga hindi mananampalataya. Ibinalik natin ang tanong, meron ba kako nito sa mga mananampalataya na? Mapapansin ninyo ang sagot kahit i-rewind ninyo, oh, mayroon ding pangako na eternal life para sa mga mananampalataya na. Pagkatapos bandang huli, mapapansin natin, binago niya ito. Kaya pinapili natin siya ng kanyang lehitimong sagot, yung final answer. At ang sabi niya nga sa kanyang final answer, ay hindi ipinangako o walang pangako sa mga mananampalataya na. Bueno, ganito ang mababasa natin. Sa unang Juan kapitulo 2, talata ay 25. Yan, ha? Unang Juan, mabuti't ilalagay ko sa ating ano, unang Juan 2:25. Yan, ha? Ilapag natin sa screen. Ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sino po yung kaatin dyan? Mga mananampalataya po yan, mga kapatid. Oh. Tama lang ng ating sinasagot. Oh. Na tayo'y mayroong buhay na walang hanggan sapagkat yan ay pangako na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Oh. Pwede nating sabihin, yes, 100%. Meron akong buhay na walang hanggan sapagkat yan ay pangako ng ating Panginoon. Oh. Parang ganito, lagi ko na itong sinasabi. Oh. Yung nanay ko nung hindi pa namamatay, ang sabi niya sa akin, anak, itong bahay na ito, sa'yo ito. Kapag tinatanong ngayon ako, Brother Fernan, meron ka na bang bahay? Ang sagot ko'y meron na. Sapagkat ipinangako niya sa akin ng aking ina. Nagkaroon niya ng lubos na katuparan nang ipinagkaloob na ang titulo. Yan. Pero kahit wala pa titulo, ang sagot ko'y meron na akong bahay. Sapagkat nanay ko ang nagsabi. No? Ang ating Panginoong Jesucristo nag-iwan ng pangako na ang sino mang sasampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak sa dagat-dagat ang nagliliyab na apoy at asopre. No? Kaya yung paniniwala ng negative side, ultimano ngayon yung promise of salvation, hawak-hawak na niya, mali ho yun. No? Bakit? Oh, kung meron na silang eternal life, bakit nagkakasakit pa sila, tumatakbo pa sila sa iba't ibang mga hospital? Hindi ba ang eternal life ay paglalapat ng walang katapusang buhay sa ating katawang laman na babaguhin ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sa isang kisap mata, itong katawang walang kamatayan papalitan ng katawang ay itong katawang may kamatayan papalitan ng katawang walang kamatayan. Yan ang eternal life, no? Na ipinangako ng ating Panginoon, no? Na ating kakamtin kapag nagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. No? At habang nasa atin ang promise of salvation na yan, mga kapatid, oh, mananatili tayong tutupad sa Ten Commandments na siyang utos ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagsunod natin sa batas na yan ay bunga, yan ay resulta, replika, oh, o epekto ng tinanggap nating kaligtasan. Last 5 minutes. Nasusundan ninyo, mga kapatid. So ngayong gabi, mga kapatid, iniiwan ko kayo sa palad ng ating mahabaging Diyos. Hasta la vista, viva el Señor, viva Iglesia Adventista del Septimo Día. Chukbok hamnida, mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad.
mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis